Magandang araw pong muli mga kasaka. Ipakikilala ko po sa inyo ngayon ang inyong makakatulong sa pagpapalayan, lalo na po sa mga pesteng damo sa ating palayan. Hindi lang insekto ang peste, kundi ang damo ay peste din. Ang damo po ay isang napakabigat na kalaban pagdating sa pagpapalayan, sapagkat napakamahal ngayon ng fertilizers. Nakikita ko po sa inyong mga post sa Facebook ay umaabot ng 1,500, 1,600. Kaya naman kung ang ating palayan ay hahayaan natin na ang damo ay nariyan, yung ating pinagpagurang ibinili ng fertilizer ay maaagaw lamang sa ating palayan. Kaya napakahalaga po na mag-apply tayo ng pamatay damo. Karamihan po sa ating mga magsasaka ay gumagamit tayo ng pambuto, or yung kahit wala pa siyang tubo ay pinapatay na agad natin or pinipigilan na nating tumubo. Pero hindi pa rin po ito 100% na talagang mamamatay or hindi natutubo. Meron pong mga sinasabing damong takas. Talagang napakakukulit. Ano po? Kaya naman, gumawa po ang Corteva AgriScience ng isang magaling na pamatay damo na inyo pong makakatulong. Ang pamatay damong ito po ay merong tatlong katangian. Ito po ay mahusay sa pagkontrol ng mga grasses. Ito po ay malamig. At isa pong napakaganda dito, ito po ay rain fast. Aalamin po natin kung ano yung rain fast. Kaya tapusin niyo po ang video ito. So kapag po tayo ay nakatalok na, nakalipat tanim or nakapagsabog na, mga kinabukasan po ay nag-a-apply na tayo ng pambuto. Subalit pagdating po ng mga araw ay nakikita natin meron pa rin talagang tumutubo na napakakulit na damo. Sabihin na po natin na umabot na ng 18 days ang ating palay at mga ilan na rin ang ating na-apply na pandamo, ngunit meron pa rin mga tumubo, ay ito na po ang inyong gamitin. Ito po yung pamatay damo para sa mga damong may buko. Ito po ay ginawa lamang para dun sa mga damong may edad na at merong buko. Isa din pong napakahalagang malaman natin na kapag tayo po ay bumibili ng mga pamatay damo ay alamin po natin yung window of application, kasi napakahalaga po niyan. Maaaring nakagamit na po kayo ng produktong ito dahil ito po ay bibili ninyo sa inyong Suking Agricultural Supply sa buong Pilipinas. Ito po ay ang Clincher 100 Easy. Tudas mga damong takas, palay ay ligtas. Kinokontrol po nito yung mga damo na nasa edad 18 pataas. Katulad po ng bulang, bulang puwit, trigo-triguhan, at yung damo na parang kamote na sumusuli na sumusuli sa lupa at pahaba ng pahaba. Kung dito po sa amin yun, ang tawag po dito nun ay kawad-kawad. Hindi ko lamang po alam kung anong tawag dyan sa inyo, kaya paki-comment na lamang po. Magbibigay din po ako ng picture. Ito po siya para nakikita po nating lahat. Kasi po kahit sabihin ko nga naman na ganito ang tawag sa amin, pero hindi nyo nakikita kung anong itsura, hindi nyo rin po masasabi. Kaya ito po yung kanyang picture. Pangalawa po, ito po ay malamig sa palay. Ibig sabihin po, kapag po ito ay ating inispray sa ating palayan, hindi po magkakaroon ng phytotoxicity or yung pagkasunog ng palay. Kasi po yung ibang mga herbicide na ating nagagamit, kapag inispray natin ang ating palayan ay naninilaw or namumuti yung dahon. Ibig sabihin po ay matapang po yung inyong nabiling pamatay damo. Sabi naman nila, madali lang naman ang gawin dyan. Mag-apply lang tayo ng fertilizer, makaka-recover na yan. Pero ilang araw din po yun. Kumbaga, nasasayang yung araw na dapat nagiging productive siya. Alisin na natin yung mga kasabihan natin na, makaka-recover din yan. Opo, makaka-recover yan. Kaya nga lang, kung halimbawa, 3 days, 4 days pa bago makarecover. So, 4 na araw po yung nasayang. Ito po ang maganda, sapagkat darating po at dadaan ang tag-ulan. Ito po ay rain fast herbicide. Ibig sabihin, kapag po umambon, 2 to 3 hours na ito ay ating may apply sa ating palayan, ito po ay nakakapit na sa damo. Dahil ito po ay isang systemic din po na herbicide. Kahit hindi na po kayo gumamit ng mga sticker, okay na po yan. Paano po gamitin ang Clincher 100 EC?
So napakadali lamang po, kung meron po kayong 16 liters of water na isang knapsack sprayer, magtakal lang po kayo ng 100 ml. Kung wala naman pong takalan, pwede pong kutsara. Ang isang kutsara po or isang tablespoon ay sumusukat ng 10 ml. Ang pinaka-best application po nito ay 18 days pagkalipat tanim or pagkasabog tanim. Sa pag-i-spray po ay napakahalaga po yung hindi wasiwas. Mas maganda po ay dahan-dahan lamang. Dahil ang damo po ay natatabunan or mas mababa sa ating palay. Maganda rin po na ang ating palayan ay merong sanap-sanap or tubig-tubig. Ano po, mamasa-masa lamang. Mga magtatanong po kung ito po ay pwedeng haluan ng ibang herbicide ay hindi ko po nare-recommenda. Sapagkat bawat isang lason po ay meron po kanya-kanyang chemical element. So maaring kapag po pinaghalo natin yan, maaring merong maging ibang resulta, maaring masunog ang ating palay or mamatay. Pero kung ito naman po ay nakasanayan nyo na naghahalo kayo ng dalawang lason, ay wala naman pong problema. Eh baka sabihin nyo naman sa akin, mahal naman yan sir, hindi namin kaya, mahirap ang buhay, naunawaan ko po kayo. Pero mas mahirap po kapag dinamo ang ating palayan, mas malaking ani ang mawawala sa atin. Kaya alagaan po natin ang ating palay para po tayo ay magkaroon ng masaganang ani at malakas na kita. Kapag po tayo ay mag-a-apply, ay mas maganda po ay early in the morning or late in the afternoon. Siguro po ay mga alas 6 hanggang 7:30 ng umaga or alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya po para sa malinis na palayan, gamitin ang Clincher 100 Easy. Maraming salamat pong muli sa lahat ng nanood sa video ito. At kung ito po ay nakatulong sa inyo, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago kong videos. At kung meron man po kayong mga katanungan, ay pwede po kayong mag-iwan ng komento para po masagot natin yan. Hindi ko lang po agad masagot ng mabilisan dahil napakarami po. Pwede niyo rin pong bisitahin ang ating FB page, ang magsasaka ako.